34 na abay na matatanda, tapos 30 na mga flower girl is part mo. Pinlano kasi namin yon na 34 yung magiging abay namin dahil that day, yung July 14, ay saktong 34 years old ako. Dahil nga, marami akong pinsa na babae. Kaya gusto ko lahat kasama. Una, parang siyempre, dami. Pero ayos lang naman dahil halos lahat naman mga pinsan. Alam niya kasing marami kami yung pamilya. Dahil lang gusto talaga namin sa wedding namin. Kahit simple, basta kumpleto. Na nandun lahat ng family namin, lahat na nagmamahal sa amin. Hindi naman. Meron pa rin yung naka-attend. Pero tuwan-tuwa kami kasi nga madami sila na nakisaya sa amin. Pinakamahirap ng pagbibigay namin ng mga susuote nila. Yung iba, malalayo yung bahay nila. Talagang pinuntahan pa namin isa-isa para mabigay sa kanila. Siyempre, magastos. Kaso walang pera, nahanap naman. Pero yung moment, hindi yun mapapalitan. Matagal. Kasi nga isa-isa sila naglakad. Makikita nyo dun sa video, pero, napakarami ng pila. Hindi mo na rin marandaman na matagal pala dahil lahat, saya naman sila. Na, kapag nandun si ganito, ganyan. Tuwa rin sila kasi nga gusto din naman nila na kasama namin lahat na mga mahal namin sa buhay. So, supportive din naman sila sa gusto namin. Kaya mas okay kung sama-sama yung pamilya. Mas marami, mas masaya. Pareho kami nagbabag. So ako yung unang nagbakasyon, tapos sumunod lang siya. Naging factor din talaga na gusto din siyempre nila kaming makasama dahil minsan lang din naman kaming umuwi. Pinakilala kami ng co-teacher ng sister ko. Na teacher niya. Elementary. Before pandemic, 2019, pinag-chat kami. Dahil nga, pareho kami nagbabarko. Kami on board that time. Ako sa cruise ship, siya sa cargo. So, pinag-chat-chat kami. Tapos, nung pandemic, dun kami nagkita. Mahirap, pero okay din naman dahil ngayon may internet na madali ng natin. Kahit magkalayo kayo, kahit everyday kayo magkita pa rin. Sinasure naman namin na sabay kami nagbabakasyon. Siyempre, alam na namin yung reality ng trabaho namin. Ganun talaga yung nature ng trabaho namin. Kaya talagang dapat mag-sacrifice.